Magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Asenso. Tuwing Sabado, alas 5 ng hapon, mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH News Television, at live Facebook, YouTube, at DZRH News Website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri-Asenso. Sabado, ika-anim na yugto ng ating palatunturang Agri-Asenso. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli na naman kami naghahatid ng ngiti sa inyong mga labi sapagkat ngayong araw na ito, kagaya ng inyong kinagawian, marami na naman kayong matututuhan sa atin po mga pagsang pag-uusapan. Dito po sa Agri-Asenso, ito ho ang palatunturang sumasaludo sa mga magsasakang Pilipino. Dito sa palatuntunang ito, lahat asensado, wala hong malulugi, lahat aasenso po tayo dahil ito ang Agri-Asenso! I'm Henry Uri! Si ka Henry Uri po are ang taal na magsasakang taga Quezon eh. Baka kayo riyan sa aking bayang sinilangan eh. Pagayong-gayong pa ay mag-iingat kayo riyan at napakarami ng COVID din sa Maynila. Oo, 5,000 na sabi ng DOH. Kasama natin si Ma'am Niyet Arceo, ang Chief of ATI Information Services Division. Ma'am Niyet, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din sa Henry. Aba, kita mo, kita yung... Sama ko din na hapon po. Kita yung parehong naka-asul ngayon. Kita mo nga. Diba? Ayos. Parang tayo naka-blue. Kaya lang, madaya ka. Ang iyo ay may logo. Ang aki, wala. Oo, may logo talaga, Henry. Parang mabibigyan ka din namin ng t-shirt sa ATI. Parang maganda yung kwan. Yung ganito suot nating asul. Tapos may nakalagay na Agri-Asenso din eh. Ano? Parang maganda eh. Yung backdrop natin na buhay pag inilagay natin sa ating damit, kaganda na yan, Ma'am Niyet. Ano? Sige. Ma'am, hindi ko nasasabihin. Hindi ko nasasabihin. Beke naman. Joke. Wala natin ang uniform yan, Henry. Anyway, Ma'am Niyet, ngayon ay Sabado na muli at marami na naman tayong paksang pag-uusapan. Pero last Saturday, kami nga uli ay samahan mong magbalik tanaw kasi alinsunod sa pagdiriwang natin ang National Women's Month. Nakilala natin noong nakaraang Sabado ang isang woman rice farmer mula sa Pangasinan, hindi ba, Ma'am Niyet? Oo. Oo, Kang Henry, nakasama natin si Miss Leia Santiago, no? Siya yung galing sa Our Farm Republic sa Mangataram, Pangasinan. Ayan, pinag-usapan natin doon yung modern rice farming and women in agriculture. At bukod pala doon sa black glutinous rice at red rice, ang Our Farm Republic pala ay nagpapatubo rin ng inbred rice, ma'am, ano? Oo, at sila oo, yung... Kang Henry. Sila yung accredited pa ng TESDA, hindi ba? Oo, accredited sila ng TESDA at sila din po ay nagkakandak ng farmer field school, no? Mm-mm. At mga financial literacy classes na napaka-importante para malaman kung paano gumagastos at kumikita ang magsasaka. Yun yung isa sa mga natutunan natin kahapon na kailangan pala nating i-record, no, yung mga gastusin natin para alam natin kung kumita tayo o hindi. At saka dapat pala pag nagnegosyo ka, kahit daw kamag-anak mo, kahit kapatid mo, ay babayaran mo pag nagtrabaho sa iyong farm para maganda yung record keeping mo at financial statement mo kung magkano ang pumapasok at lumalabas na pera, ano po. At saka ito daw, mami, ano, may advantage din daw sa pagbenta ng milled rice dahil pwedeng piliin ang magsasaka kung kailan siya magbebenta at pwedeng magdikta rin sila ng presyo, ano ho? Oo, Kang Henry. Kasi, di ba, usually binabarat ang mga magsasaka natin pagka sabay na nagbebenta. Pero kung pinoprocess natin siya, no, nai-imbak pa natin, kaya very important yung storage facilities. Yung drying. So kung may kakayanan naman daw tayo, pwede tayong mag-invest paunti-unti. Magsusubi din tayo para doon. Yan, yung warehouse o bodega, tsaka po yung ang ano tawag riyan,
drying facilities. So, yung drying facilities, napaka-importante po niyan. At saka yung storage area, ano ho. Actually, medyo sabi nga ni Ma'am Lea nung last Saturday, maganda kasi yung oportunidad ngayon sa pagsasaka ng palay. Dahil may merkado tayo, pagkat tayo kasi mga Pilipino, mahilig talaga tayo sa only rice. Kaya only rice culture tayo kung titingnan mo dito sa Pilipinas, sa Ma'am Niete, di ba? Oo, kay Henry. Kaya nga, di ba, pangunahin talaga ang rice, no? Staple food siya sa atin. At dahil dyan, no, ang gobyerno, meron siyang mga programa kagaya ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na kung saan pwedeng i-access, no, yung mga services ng RCEF para sa ating mga magsasaka. Last Saturday din po, mga kababayan, itinuro rin po ng Our Farm Republic ang Agro Ecosystem Analysis o AESA, na pwedeng gawin daw ng kahit sinong farmer dahil walang gadget na kailangan kundi isang meter stick lamang ba? Itinuturo dito yung importansya kasi ng laging pag-check at pag-monitor ng stages ng palay. Oo ka Henry. Tapos itinuro din po sa atin na ang mga makinarya para sa pagpapalayan ay may bibigay sa mga magsasaka sa ilalim ng RCEF. At bilang test the farm school naman Test the Farm School, ang Our Farm Republic din ay nagkakandak din po ng training ng agro-entrepreneurship at since organic farm po sila, ay nagkakandak din po sila ng training on organic agriculture production. Kaya kung titingnan ho ninyo, maraming opportunities sa integrated and diversified farming na tinatawag. Ano, dahil hindi ho nakasalalay sa isang crop ang kita, pati mga gulay at yung cash crop na tinatawag na madaling tumubo at mabilis maibenta, pwede rin nga daw maski pag meron kayong kaunting sakahan, pwede rin kayong magkaroon ng produksyon ng itlog. Ha? Pagkat itong itlog ho, talagang wala ho yata ang Pilipinong hindi kumakain po ng itlog lalo sa agahan, ano ho, Ma'am Niet, kaya magandang ihalo ito sa inyong mga taniman. May alaga kayong mga manok-manok dyan na paitlogin. Nako, maganda ho ang kwan ito. Magandang pagkakitaan din ito. Kaya nga ka Henry, di ba, na pag-usapan din natin nung last week yung konsepto ng bahay kubo, yung diversified and integrated, yung lahat-lahat ang dyan na. No? And dahil dyan, no, malhalaga po ang papel ng kababaihan, no, sa agriculture. Kasi nga, katuwang, hindi lang sila katuwang talaga ng mga lalaki, kundi nurturing din kasi sila, no, sa ang papel nila sa farm. So magaling silang mag-prepare sa lupa, make sure na healthy ang kinakain, no? At advantage din ng pagiging detail-oriented ng mga kababaihan. At saka kung sila, sa record keeping. Magaling kayong mag-alaga talaga. Yan ang hindi namin hindi namin mapapantayan kung paano kayo mag-alaga, hindi lamang po ng inyong mga mahal sa buhay, kundi pati nga halaman at saka mga alagang hayop, talagang pagbabae ang nag-aalaga tsaka kayo lang naman ang kumakausap sa mga halaman, ma'am . Oo nga, naalala ko yung sinabi mo dahil pagka daw kayo ang kumakausap sa halaman, parang iba na ang iniisip ng mga tao. Ano ba, kaya yun yung message sa mga kababaihan, know your worth. Ang lahat po ng kababaihan ay mahalaga para sa pamilya, lipunan at bayan. Ayan, kaya continue to be a source of light, ilaw, ng tahanan at ilaw ng sambayanan, ilaw ng agrikultura, ang mga kababaihang Pilipina. Ang ating napag-usapan last week. Samantala, magtungo tayo sa ating mga updates mula po sa ATI. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Ma'am Niet. Sige ka, Henry. Sa patuloy na pagdiriwang natin ng National Women's Month ngayong Marso na may temang Juana laban sa pandemya, kaya. Abangan ang training programs at seminars na hatid ng aming regional training centers, at ilan dito ay ang training on health and safety protocols amid COVID-19, gender and development at good manufacturing practices on meat processing sa pangunguna ng ATI sa Ilocos Region. Sa Cagayan Valley Region naman po, nagsimula na ang refresher course para sa agricultural extension workers patungkol sa palay check system.
Naganap din po ang training programs on Climate Resilient Farm Business School at Modern Rice Farming Technology sa pangunguna ng ATI sa Central Luzon. Nariyan din po ang online talakayan ng ATI ni Maropa na nagsimula nitong ikatatlo ng Marso at magaganap tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Marso sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa ATI ni Maropa Facebook page. Patungkol po ito sa iba't ibang usaping kababaihan sa agrikultura. Abangan din po ninyo ang AgriTalk 2021 ng ATI Calabarzon sa March 26 kung saan makikilala ang ilan sa mga agri-women in agricultural development. Bisitahin lamang po ang Facebook page ng ATI Calabarzon para sa karagdagang impormasyon tungkol sa magaganap na programa. At yung so, mga yan ang ating updates. Yung mga hindi makapunta doon sa mga lugar na binanggit ninyo, yung website naman ninyo, yung ATI, ano ho, marami silang pwedeng makuha ang mga impormasyon doon. Oo, Ka Henry. Mm-hmm. At para naman po sa ating mga tagapakinig mula sa Visayas at Mindanao, ang ATI Region 8 po o sa Eastern Visayas ay magkakaroon ng webinar on gender sensitivity sa March 18. Ayun. Sa Region 10 naman po, yung Northern Mindanao, no, ay may nauna ng talakayin ang mga pamamaraan ng pagkakabuti sa kanilang webinar series sa Agri Istoryahay. So asahan naman na sa March 26, ang panibagong webinar tungkol sa Women on Rice Farming na mapapanood sa ATI Northern Mindanao Facebook page. So bisitahin lang po ninyo ang mga Facebook pages ng ating mga regional training centers at saka Facebook page po ng ATI, no, ATI Interactive para po malaman ninyo yung iba't ibang mga schedules ng ating mga regional training centers. So hanapin lamang sa Facebook ang agricultural yung ATI natin, Agricultural Information Division, ano ho ma'am yet, para makuha nila at sila mismo ay maka-access ng iba't ibang mga impormasyon. Alright, so ngayon hong hapon, siyempre kami mayroon na namang panibagong topic na ihahatid po sa inyo. At maya-maya lamang ay meron na tayong pag-uusapan. Ano ba ang ating magiging topic of the day, Ma'am Yet? Ang ating topic ngayon kay Henry, walang iba kundi tungkol sa kabuti. Yeah. Kaya mushroom, no? Mushroom production and processing. Aba, mahal ho ang kabuti ngayon, tsaka masarap talaga ang kabuti, lalo na po ang ginisa na may patola, nako, at may dahon ng kamote. Ay, napakasarap ng kabuti. Ano, Ma'am Yet? Parang nakakagutom. Nagugutom itong topic natin na ito. Sige po, magantabay lamang po kayo. Babalik kami ni Ma'am Yet para sa ating mushroom production and processing topic ngayon pong hapon dito po sa AgriAsenso. Standby po tayo, Ma'am Yet. Babalik po ang ating palatuntunang ito. Ito ang AgriAsenso. AgriAsenso. Parang training na walang training fees. AgriAsenso. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. AgriAsenso. Kasama po ang inyong lingkod, si Ka Henry Uri with Ma'am Yet Arceo, ang Chief of ATI Information Services Division. Ma'am Yet, balik tayo sa himpapawid po. Ma'am, nako, walang audio si Ma'am Yet. Alright, sige. Bago natin pag-usapan yung ating paksa tungkol sa mushroom production, pakinggan muna natin ang ating techno tip. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng AgriAsenso. Tutukan ang Techno Tip. Health junkies, kayo ba ay naghahanap ng masustansyang alternatibo para sa mga pagkaing high calorie? Give room for mushrooms. Ayon sa pag-aaral, ang mushroom o kabuti ay mababa sa calories, cholesterol at sodium. Ngunit hitik sa bitamina at masustansyang mineral. Ito ay mainam na immunity booster at may kakayahang mapabuti ang blood pressure at labanan ang ilang mga sakit tulad ng obesity, diabetes, heart diseases at
maging cancer. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Bakita mo nga naman yun, ma'am Yet, ang dami palang pakinabang sa ating kalusugan ng kabuti, ano? Pati pala pagpapataas ng immune system, para mapabuti daw yung daloy ng ating mga dugo at malabanan ang obesity, diabetes, heart disease at maging ang cancer pala. Ay, ito pala eh, nakakatutulong. Ito pong kabuti na ating pag-uusapan ngayon. Alright, so mushroom production and processing featuring a woman mushroom grower from Tarlac. Ma'am, pwede ba nating maipakilala na ang ating panauhin ngayon pong hapon? Yes ka, Henry. Maswerte tayo, no? Dahil makakasama natin ang isang eksperto na talaga sa mushroom growing. Siya po ang owner, president ng Econatural Integrated Farm and Learning Site for Agriculture ng API nasa Victoria, Tarlac. Ang commodities po nila ay syempre mushroom, papaya, chili, guava, high-value crops at livestock. Accredited trainer din po siya ng Mushroom Research Center ng Central Luzon Integrated Agricultural Research Center at accredited trainer ng ATI Region 3, BOST, DTI at Provincial Cooperative and Enterprise Development Office sa Tarlac City. Mentor din siya ka Henry ng OWA, no? Mm-hmm. At saka may mga test the certifications din po siya ng agri-crop production, organic agriculture, lahat na ata, grains, agro-entrepreneurship. Suking-suking namin ito sa API, no? Walang iba kundi si Tita Emma Tolentino. Hi, Tita Emma! Good afternoon po! Hello, Ma'am Yet! Magandang hapon po! Magandang hapon din, ka Henry! Hi, Ma'am Emma! Kumusta po kayo? Kayo po ba'y nasa Tarlac ngayon? Opo, nandito po ako sa bukid, nasa farm. Oo, naku, ang sarap naman, nakakaingit. Pwede bang pagkaisang araw kami ni Ma'am Yet ay magla-live ng programa dyan sa bukid? Naku po, welcome po kayo dito. Oo, para madampi ang kami ng hanging amihan mula sa Tarlac, Ma'am Yet, ano? Pasyalan natin si Ma'am Emma. Oo, ka Henry. Puntahan natin sila sa kanyang farm. Matagal na nag-iimbita yan eh. Oo nga. Yes. Ma'am Emma, bilang isang mushroom grower po, trainer at maaaring maituturing na rin na mushroom queen sa Tarlac, ano yung mga oportunidad na nakita ninyo sa industriyang ito para inyo itong tahakin? Bakit kayo nauwi sa pagninegosyo po ng kabuti? Sa ngayon po kasi, nagmamahalan ang presyo ng ating mga karne, di ba? Dahil nga po sa nangyaring ng ating mga baboy. Mm-mm. So ito po yung magandang alternatibo para sa protina na ating pong kailangan. So ito po ay kasing dami o kasing taas ng protina ng mga karne, ng mga baboy at saka ng manok. So kung tayo po ay wala ngayong masyadong mabiling mga baboy karne, ito po ngayon ang isang magandang substitute. Hindi lang po yon, ito ay napaka masustansya. Wala po siyang kolesterol, wala siyang mga anong tawag dito para makasira po sa ating katawan. Ito ay siksik, liglig ng mga nutrihina, ng ating mga nutrients para sa ating katawan. And para po sa mga diabetiko, masyado pong mababa ang kanyang sugar content. Kaya po, maganda ito at meron din po siyang carbohydrates. So ang maganda po niyan ay yung mga gustong mag-diet, ito pong kabuti ay napaka magandang substitute po. Hindi tayo masyadong mag-aalala na tayo ay magkaroon ng sakit. Mm-hmm. And sa ngayon po ng COVID, ito po ay may antiviral property. Virus po si COVID, di po ba? So ito po ay makakatulong sa ating pong katawan. Ayan. Alright, Ma'am Yet? Yes, ka Henry. Di ba, Tita Emma, nag-grow na po kayo ng mga mushrooms ngayon. So, at nagugulay din po kayo. So, ano po yung sa tingin niyo yung kaibahan ng pagkakabuti sa pagpapatubo ng iba pang mga gulay at prutas? Naku, maganda yan, Ma'am Yet, ha? Kasi pag ikaw ay nagtanim ng gulay, nandun ka sa open field, di ba?
nasa arawan ka, samantalang ang mushroom o yung kabuti nandoon ka sa lilim dahil hindi ka naman doon gagawa doon sa ano, doon sa bukid na masyadong mainit. Ito po, nandito ka sa area na malilim dahil meron tayong working area na doon lang tayo gagawa. Pangalawa, sa pag ano ng gulay, kailangan mo malaking space, malaking area, hektarya siguro kailangan. Pero sa kabuti, 100 square meter lang, ma'am. Okay ka na, pwede na. Pwede ka na magpatubo at kikita ka na rin, lalo na yung bulbariela o yung kabuting saging natin na napakasustansya. Ayun po ay sa maliit lang po na area, makakapagpatubo ka na. At doon sa maliit na area na yon, kikita ka na rin. So yun po yung kaibahan natin sa paggugulay at saka sa pagkakabuti. And yun na lang gagamitin mo ay yung mga surplus o yung mga basura, kagaya ng dayami, dahon ng saging, pinag-iikan ng munggo. Yun po yung mga gamit mo na hindi ka masyado maghahanap na ng kung ano pang kailangan mo. Andyan na, na tinuturing pa natin na basura natin. Kaya maganda, ating, kaya maganda rin ang kabuti sa ating kalusugan, eh, di ba, Ma'am Nyet at saka Ma'am Emma? Kasi yan ay organiko talaga yan eh. Wala kang kemikal na inahalo sa pagpapatubo niyan. Halos ano ho? Oo. Opo. Kanya yan eh, mga, doon sa banggit nga sa Technotip sa ating kanina, dami mga health benefit niyan. Ano ho? Correct. Opo. Doon sa ating mga nakikinig ngayon na interesado sa mushroom cultivation, ano yung tips na maaari yung ibahagi sa pagpapatubo rito? Siguro, Ma'am Nyet, ma-share ni Ma'am Emma yung mga step-by-step na pamamaraan sa pagninegosyo ng kabuti. Ano ba yung mga dapat mong itandaan, ihanda sa pagninegosyo po nitong kabuti? Okay, ito po, no? Ito lang po yung nasa background ko ngayon. Ito po yung isa ngayon na dinidevelop namin. Ito yung oyster mushroom in tumbler. So, nasa tumbler po siya. Ito po, pwede mo na lang ilagay sa kitchen top. Eh, sabi ko nga, ang pinopromote natin ay grow your own food, di ba? So ito, kung makikita mo, pwede ka na magpatubo dito sa stackable na microwaveable lang to eh. So dito sa ano, pagpatong-patungin mo lang, yan, ganyan, lagay mo lang dun sa ibabaw ng iyong kitchen top at makakapagpatubo na ng iyong kabuti. Ano ba kailangan dito? Dito sa oyster. Kasi dalawang klase po kasi yung aming pinapatubo dito. No? Ito yung oyster o yung kabuting pamaypay. Ito yung ginagawa namin sa processing madalas. Ito yung puti na mushroom na korting pamaypay. Dayami lang yung nasa loob po niyan, ka-Henry, oh, mamiyet. Dayami lang yan. Hindi tayo gumamit ng kung anong mga komplikado pa ng mga gamit. Pakukuluan lang namin yung dayami, ididrain namin yung tubig, at pwede mo nang taniman ng kabuti dun sa loob, paikot lang yan. Mag-antay ka ng isang linggo, eto na siya, then mga another one week at tutubo na dito sa butas na ito. Tatanggalin mo lang yan, dyan sa butas na yan, lalabas ang kabuti right on your kitchen top. So meron kang mushroom sa iyong kusina. Bye, hindi ka na kailangan bumili. Ito naman Emma, po. Yung plastic binutasan, tama po ba? Yes, may butas yung plastic. May butas siya. Ilang butas po ang ilalagay sa plastic doon sa tumbler? Nasa iyo, ma'am. Gusto mo tatlo, apat, kung ilan yung gusto mong lumabas diyan. So pwede mong butasan. Pero ginagawa namin ito bago namin taniman para sterilize din siya yung container. So ang ginagamit namin lang, yung painit ka lang ng kung anong bagay na ano, tapos ano mo, para mabutasan. So dyan lalabas yung mushroom. Yung itatanim... Nasa loob lang yan ay dayami lang. Paano po ginagawa yung loob? Yung loob, Tita Emma, nung sa tumbler? Yung dayami, ma'am, pakukulaan mo, hindi mo na kailangan tadtarin. As is, yung giniikan sa bukid na mga dinaanan ng ating harvester, ng ating mga tagaan. Yan lang po, tapos pakukuluan mo siya, at pagkatapos mapakuluan ng mga isang oras lang, ay ididrain mo, tatanggalin mo lang yung excess na water. Pag natanggal mo na,
Ilalagay mo dun sa loob para kang gagawa ng ano ma'am, ng ensaymada. Isisiksik mo dun siya loob. Tapos mapapansin mo yung ilalim niya, meron siyang binhi sa ilalim. Yung binhi, ma'am, yung binhi ng kabuti, yan nabibili sa ibang mga kagaya ng mga agri suppliers na nabibili kagaya ng iba pang binhi. Apo, sa mga grower lang po ng mushroom, wala po yan sa mga agri supply. Kagaya po sa amin, gumagawa binhi. Po kami ng sarili ng binhi. So yung ibang mga gusto magtanim, pwedeng bumili sa amin. Oo. Teka, kung walang dayami, pwede ba ang kugon o halimbawa yung talahib? Pwede po siya, kaya lang medyo matalim kasi matigas si talahid. So pwede mong tagtarin yun. Pwede mong tagtarin. Dahon ng saging, pwede. Sa amin, kadalasang nakikita kong pinapatubuan, ang tawag namin laying, yung tuyong dahon ng saging. Aha, pwede po yun. Pwede po yun. At saka yung tagtarin mo lang. Pero pwede rin po yung kusot. Kusot, Proseso nga lang tayo sa kusot kasi may mga kusot tayong maaasim. So may proseso tayo, kailangan lang natin i-decompose. Medyo matagal-tagal kumpara sa dayami. Ang dayami, pagka-harvest sa bukid, patuyuin lang, lutuin siya, i-drain yung tubig, at taniman na, after 2 weeks, meron ka ng mushroom. Ganun po kadali sa dayami. Yun hong, Kwan, yung pinagkayasan ng walis, yung palapa ng nyog na yung pinaka-leaves niya, pwede rin daw yata ho yan. Basta yung dahon tuyo. Dahon po ng nyog. Yung basta tuyo. Kung matuyo. Yung tuyo. Oo, yung tuyo. Kailangan matuyo. Basta ilalaga mo. Then yung pong dahon ng kawayan. Kawayan, yan. Kasi pwede rin yan. Mataas din ang nutrihina noon. Pwede rin natin gamitin. Yung dahon ng basta po mataas ang nitrogen content kasi sige, ng pagkain kasi ni mushroom. Alright, so yan pala ano? Tita Emma. Tita Emma, yan yung ano ngang variety ng mushroom yan, oyster. Oyster. Ano oyster. Yes, yung sinasabi niyo po kanina na ano yun, yung vulva. Ano ito naman ma'am. Po yun? Pwede din po ba yan diyan? O okay, saan naman po siya pwedeng itanim? Ang bulba naman ma'am, magre-require ng meron kang area. Hindi kagaya ni oyster na maliit lang na area, kitchen top, pwede ka na mag-grow. Si bulba ma'am, kailangan meron ka talagang backyard. Meron kang lugar na tataniman kasi ginagawa natin to sa kama. Ang tawag natin dyan ay kama ng kabuti. So ang ginagamit naman dito at ang very common na ginagamit ay yung dahon ng saging na tuyo. Mm-hmm. Diba, basura na lang din yung dahon ng saging ginagawa natin, masukal na kapag ganun. Sinusunog. So yung tuyong dahon sa puno, yun ang kukunin mo at yun ang gagamitin mo na pataniman nitong kabuting saging. Ito yung kanyang binhi, ito yung spawn na kabuting saging. Ayun. Ito ngayon. Mga magkano ang kwan? Mga magkano ang kailangan puhunan mo sa pagninegosyo ng kabuti? Kapag yung umpisa ka pa lang, sa kabuting saging, sa halagang 500, pwede ka na mag-umpisa eh. Umpisa ka sa dalawang metrong bed. Uh-oh. Sa dalawang metrong, gagastos ka lang doon ng 160 pesos. Uh-oh. Sabihin natin 200 pesos. So, dalawang metrong bed yon na lalagyan mo, makakaharvest ka ng 2 kilong kabuting saging. Mm-mm. Yung 2 kilong kabuting saging ay nagkakahalaga na ng 800 pesos kasi aba. 400 ang benta lang dito. Ilang buwan ba bago tumubo at bago mumaani ang kabuti? Itong kabuting saging, 2 linggo lang ka Henry. 2 linggo lang? 2 linggo, tubo na siya, meron ka ng pagkain, meron ka rin negosyo, meron ka ng kita kahit. Mabilis pala, ano kadali po? Kadali lang kabuting saging. Sige, ma'am. Ito naman, 2 linggo rin, pwede na rin ma-harvest. Mamaya, tayo magko-commercial break lamang. Ituturoy natin itong napakaganda nating talakayan. Ha? Siguro mamaya atin namang pag-usapan ano-ano bang mga produkto maaaring gawin sa mushroom. May nakikita kong chicharon galing gawa sa mushroom. Eh. Pero maliban dyan, ano-ano pa bang mga product na maaari pong gawin sa kabuti. Babalik po tayo. After the commercial break, we have 23 minutes bago mag-alas 6 ng gabi. Balik tayo sa ating palatuntunan ng Agri-Essenso, si Ka Henry Uri Puare, kasama si Ma'am Yet Arceo, ang Chief ng ATI Information Services Division. Pakinggan natin ang ating Techno Tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng
Agri, asenso, tutukan, ang Tekno Tip. Usapang pera at kabutihan. Ang straw mushroom ay isa sa mga industriya na patuloy ang paglago sa bansa. Hindi lang dahil sa mga kaakibat nitong benepisyo sa kalusugan. May tuturing din itong praktikal na produktong pang negosyo dahil sa available na raw materials, maliit na espasyong kailangan, maliit na kapital at mataas na potensyal na kita. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang www.eextension.gov.ph/e-learning. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, kasama pa rin natin si Ma'am Nyet at ang ating Mushroom Queen mula po sa Tarlac na si Ma'am Emma. Ma'am Nyet, Ma'am Emma, balik tayo. Kanina nabanggit natin ho, Ma'am Emma, yung ano-ano bang mga produkto ang maaaring gawin pa sa kabuti maliban sa gugulayin natin at igigisa natin ito. Yung pong usong-usong ngayon, kagaya nabanggit nyo kanina, yung mushroom chicharon, di ba? Pero yung pinakakagawa kami ng mushroom tapa, wow, mushroom tusino, mushroom spring roll, lungganisa, burger. So kung ano yung mga timpla natin sa mga karne, pwedeng-pwede natin gawin doon sa ating mushroom. Pati daw sisig at bagoong, meron din kayo. Yes, sisig, may bagoong kami, meron kaming ginawang mushroom adobo, nakalagay na sa bote, ready to eat. Yung aming mushroom, yung aming chili garlic, eh, pinasarap, nilagyan namin ng mushroom. Wow. And ang maganda doon ay yung mga tangkay-tangkay lang, kung baga sana yung bang parte ng mushroom na hindi na nagagamit sa paggawa ng chicharon, yun ang ginawa namin ng produkto, ng proseso, kagaya ng napakasarap na burger. And yung, walang tapon, ano? Ma'am Emma, no? Walang katapon-tapon, lahat ay magagamit. Yung paggawa ng spring roll sa halip na karne, yung mushroom ang gagamitin. Alam nyo, Ma'am Nyet, Ma'am Emma, nakikinig sa atin yung isang kaibigan natin sa Bureau of Plant Industry, si Ma'am Mean, namimigay para ng libreng binhi ng kabuti sa BPI. Yes. Alright. Ma'am Nyet, may katanungan pa rin po kayo kay Ma'am Emma. Oo, Tita Emma, kanina na pag-usapan natin kung magkano, no, yung kinailangan sa pag-produce. Ngayon naman po, magkano din ang kakailangan ng kapital pag tayo naman ay nagproseso ng mga mushroom. Yung sinasabi niya natin na chicharon, tapa, malaki po ba ang kailangan kapital dito? Kung ikaw ay grower na, ma'am, ano, at ikaw na yung magpuproseso, kasi ordinaryong gamit lang naman sa bahay, ang kailangan mo, hindi naman kailangan yung mga sophisticated pa, no? Kailangan mo lang mga stainless talaga na mga gamit para malinis. And kung yung nag-umpisa ka pa lang na gagawa, yung 5,000 na puhunan, maganda ng pang-umpisa yun, ma'am. Sa ano, habang nag-ano ka pa lang, kailangan mo lang naman kasi bumili ng digital na, ang tawag dito, yung timbangan. Timbangan, oo. Yun ay isang importante kasi, isang ano mo, kailangan lang yung ordinaryong gamit mo sa bahay na pag-anuhan. Yun lang, ma'am, hindi ka kailangang bumili ng masyadong sophisticated na mga gamit habang nag-uumpisa ka pa lang. Pero kung talagang gusto mo na ng malakihan at malaki na rin yung production mo, yun yung time na kailangan ko nang bumili rin ng medyo maganda-gandang mga gamit. Pero yung 5,000 sa startup para sa mga nag-uumpisa, maganda na yun, ma'am. Chicharon, pwede ka nang makagawa rin. Pero siguro, Ma'am Nyet, ano, Ma'am Emma, para mas mapaganda ang negosyo mo sa pagkakabuti, bago ka pumasok dito, dapat puno ka ng kaalaman. At least may training ka, may background ka, at nakatungtong ka sa isang kagaya po ng inyong farm na tanim man ng kabuti para nakikita mo talaga. Mahirap pumasok siguro maski 5,000 puhunan pag hindi ka, wala kang background at baka hindi magandang paraan ng pagninegosyo. Yung kaalaman, ano ho, sa test na naman, di ba, kagaya po ninyo at dyan sa inyong farm, nagtuturo naman kayo? Apo. Nagtuturo po kami. Meron din akong para maabot din natin yung mga malalayo nating mga
mga kababayan na matuto. Meron din po akong online na ino-offer sa kanila for free. Pag bumili po sila sa amin ng mga spawn, kasama na po yun yung instruction, procedure, and meron din po akong online na consultancy sa kanila. Inaalalayan ko po sila para talagang makuha nila at mapag-aralan ng gusto kung paano ang pag-ano ng kabuti. Kasama na rin po doon, pag nagturo kami ng production, isinasama na rin po namin, pati na rin po ang pagpuproseso. Para po dire-diretso na po wala nang ano yung ating mga farmers. Pero ma'am, yung vlog mo, Tita Emma, di ba may vlog ka? Ayun! Vlogger yan ka, Henry. Kaya, vlogger yan, mushroom. Lola, vlogger na ako, ma'am, ngayon. Ma'am, wag mo sabihin, nagtitiktok ka dyan sa kabuti farm mo, ha? Paminsan-minsan, nagtitiktok na rin ako dito, pinag-aralan ko. Pero yun, na para paulit-ulit nila na makita kung paano, yung step by step talaga, kabuting saging, mushroom, lahat na yata, pati yung organic paggawa ng suka, nandun sa aking YouTube channel. Oh, di ba? May YouTube channel na rin ako. Walang magic sa organic. Ganda naman. Oo, walang magic sa organic, pero may sarap sa organic. Wala lang magic. Masarap. Iba talaga pag organic. Pero sa inyong pag ninegosyo, medyo ilang taon na rin kayo dyan sa mushroom industry, no? Mushroom cultivation. Ano yung mga medyo napagdadaanan ninyong hamon, challenges, at na paano nyo ito nalalagpasan? Doon sa Bulba Mushroom, wala tayong problema sa market kasi local lang siya. Madaling ibenta. Pero pag hindi mo nabenta, ito yung mushroom na napakadaling masira. Oras lang ang pinag-uusapan natin dito. And ano na si mushroom, nagtutubig na siya, si kabuting saging yon o yung bulbariela natin. So isa yon na kapag ikaw ay hindi mo na ibenta yon kaagad, masisiraan at masisiraan ka. Isa yon. Sa oyster naman, nung una ang oyster hindi nila kilala. Ang alam nila dyan, yung mushroom na makunat. Meron kasing mushroom na makunat kasing itsura nitong ating oyster. So ang hirap i-market nito nang una, ang hirap namin introduce sa merkado. Pero nung natutunan naman na, lalo na nung ma-develop nga yung kabuting ano, yung mushroom chicharon, ayun, medyo kumanda na at napag-aralan na ng ating mga kababayan na kainin ang ating ano, ang ating mushroom na pa yung oyster. Yung pala, ma'am Nyet, ganun pala yun, ano, pag na-harvest mo, dapat may buyer ka agad, ano? Yes. Hanggat maaari. Yung bulba. Yung kabuti saging. Si oyster naman kasi, medyo mahaba-haba ang oras ni bulba. Kung sabihin natin 3 days. Pero si bulba, talagang oras lang ang pinag-uusapan natin. Kailangan may market ka na. Ang maganda naman kasi kay bulba, kilalang kilala si bulba, kaya hindi rin problema ang market. Talagang ikaw na lang ang may problema kung hindi mo siya maibenta. Lalo na itong panahon na ito ngayon, ito yung panahon ng bulba. Mabilis tumubo. Yeah. Sigurado ang... Alam mo, Ma'am Nyet, sa amin sa Quezon, yan, Batangas, Calabarzon area, meron kaming tinatawag na napakasarap na kabuti, yung mamarang. Yung kasi mamarang, ibig sabihin, nakikita yun sa parang eh. Ewan ko ba kung bakit napakasarap ng kabuting yan? Parang kang humihigop ng nilagang sabaw ng baka pagkaya ng iyong... Oo. May binhi ba kayo niyan, ma'am? Nakakabinhi ba kayo niyan? Yung mamarang po kasi is wild eh. Wild ang mamarang. Oo. Tumutubo yan basta makumply yung environment niya na yung unang tag-ulan. Yes, mga month of July, September yan lumalabas eh. Yes, wild kasi ang mamarang. Pero kamukha siya ni kabuti na bulba at kasing sarap din siya ni bulba. Tama. Alright, Ma'am Nyet? Yes, siguro ka Henry, kaya masarap yun kasi nga wild, no? Walang halo o walang ano, kaya masarap yung sinasabi niyong mamarang. Okay, Tita Emma. Ano naman po ang mensahe nyo sa mga kababaihan na nasa agrikultura, lalo at kayo ay isa naming huwarang woman, kumbaga, in agriculture? Hindi ho balakid yung pagiging babae
para tayo ay ma-engage sa agriculture. Uh-oh. Hindi rin balakid edad, kaya maski senior citizen ay pwede pang mag-engage. Ako nga ako senior na eh. Mm-hmm. Pero nag-i-enjoy ako ngayon sa pagbubukid, pagtatanim, pagma-mushroom, lahat na yata, at pag-share ng ating mga idea. Kaya tayong mga kababaihan, tayo ay isang talagang nandun sa likod ng ating mga asawa para tumulong at maging kanilang inspirasyon para itaguyod ang pamilya. Mm-hmm. So yung mga babae na mga kababaihan ngayon na naandyan at mga nag-iisip na pumasok, ang mushroom ang isang magaan na trabaho o magaan na paraan, mm-hmm, upang tayo ay kumita ng pera, hindi lang kumita, hindi pagkain sa ating hapagkainan. Yun lang, uh-huh, pagkain natin, mairaos natin na hindi na tayo masyadong gagastos. I-consider ninyo ang kabuti bilang isa ninyong commodity o enterprise or para kuhanan ng source ng pagkain at source ng income. Ayan. So tara na, mga kababaihan. Ito ba'y hindi ho demanding sa oras? I mean, hindi kayo, pag nag-negosyo ko ito, hindi kailangan bantayan, hindi masyadong consuming po ito sa oras? Si Oyster, medyo may kaartehan. Kasi ang kailangan niya, malamig na area, kailangan mahalumigmig palagi, yun, si Oyster. So, ang ganitong araw, kailangan mo siyang diligan maya-maya. Kailangan palamigin mo yung area niya maya-maya. Pero si Bulba naman, pag tinanim mo na si Bulba, tingnan-tingnan mo na lang siya, hindi siya magre-require ng masyadong attention at walang dilig-dilig kay Bulba. Ba? Mas mainit kasi kay Bulba, mas gusto niya. Aba, mainit pala ito si Bulba, ano? Oh. Alright, so Ma'am Nyat, pasalamatan natin si Ma'am Emma sa kanyang napakagandang naibahagi ngayong araw na ito. Lalo na dun sa mga may konting puhunan, nasa bahay lang at nais pong magnegosyo. Tita Emma, maraming salamat po, no, sa inyong oras. Alam ko masyado po kayong busy sa inyong farm, pero nabigyan niyo po kami ng time para i-share po ang inyong kaalaman, no? At para po doon sa mga nais na ma-contact si Tita Emma, hanapin lang po siya sa Facebook, no? 'Di ba, Tita Emma? Nasa Facebook, yes, lang po sila. Emma, yes, Tolentino po, no? At saka yung kanyang YouTube page, yung Walang Magic sa Organic. Nandun, mm-hmm, po yung mga step-by-step, no, na process sa pag-produce ng vulva at saka ng oyster mushroom. So, ayan, thank you so much, Tita Emma. Maraming salamat din po sa oras na tayo makapagbahagi. Sana, aha, meron pang kasunod. Of course. Uh-huh. Salamat po, Ma'am. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Maraming salamat at regards po sa inyo dyan sa Tarlac. Salamat po. Bye, yeah, Ma'am Niet. Bye, Tita Emma. Si Ma'am Emma Tolentino, ng ayan po, farm owner at accredited trainer po ng ATI. Oy, Ma'am, bati lang natin itong mga nakikinig sa atin sa si ano to, Pompong sa San Felipe Tantangan, Ricky Valdez, si Hannah, sa ano ito, sa ATI Region 2. Ba, nakikinig sa atin si Ricky. Sino pa ito, Ma'am? Si JL Uman at si may tanong itong si Jovi Velasco, Ma'am, eh, saan daw po pwedeng mag-training kung paano ang paggawa ng fruit bag ng oyster mushroom? Taga Itiaga, Isabela Region 2 daw siya. Okay, gaya po lang nabanggit ko kanina, tingnan niyo po yung YouTube page ni Tita Emma Tolentino, no? Meron po doon step by step at meron din po tayong e-learning sa mushroom, no? Mm-hmm. Mushroom production. So doon sa nagtanong po si Ginoong Velasco, pwede po kayong mag-access doon sa ating online course on straw mushroom growing. Tapos 'di ba kanina ka Henry nabanggit niyo na may ipinamimigay din po, yes, namimigay po ang BPI, no? Bureau of Plant Industry. Hanapin lang din po ang kanilang Facebook page, mm-hmm, para po doon sa libre, no? Libreng spawns. Yun yung parang
butil o patubo, no? Yung patubo po ng ating mga mushroom. Oo. So, yun po. At kung may iba pa po kayong katanungan, mag-text lang po kayo o tumawag sa Farmers Contact Center sa 0920-946-2474. Diyan po kami mako-contact para po masagot namin, no, ang inyong mga katanungan. At kung meron po kayong mga suggested topics, mag-iwan lang po kayo ng mensahe dito sa Facebook page ng DZRH at sa Facebook page po ng ATI, sa ATI Interactive. Nakakatuwa, ma'am, yung ating tapaksang ito tungkol sa kabuti. Isipin mo, sa 5,000 na puhunan, nasa bahay ka lang, may lalo kung ikaw ay nasa tabi ng palayan, may nakikita mga nakatambak lang na mga dayami dyan. Ano, ma'am? Walang dayami, pero may mga sagingan dyan sa lugar ninyo, may mga tuyong dahon ng saging, may limang libo ka, makikipag-usap ka lang siguro sa ATI at saka dito kay Ma'am Emma, sa YouTube siguro, makakahanap ka na ng mga... Pero doon ba sa inyo, sa ATI, may mga available video, instructional video ba kayo rin, Ma'am Net? Oo ka, Henry. May mga available instructional videos din po tayo. May YouTube channel din po ang ATI. Aba. So hanapin po ninyo ang Agricultural Training Institute, no? At nakakategorize na po doon sa YouTube channel yung iba't ibang mga paksa, no, na dinidiscuss natin ngayon, no? Yan, yung sa mushroom, yung sa... tableya, yung chocolate, kakao, ganun po tayo available. Alam mo, tsaka maganda, ito sabi nga nitong kaibigan natin sa BPI, libre yung binhi sa kanila. So, wala ta kayong masyadong gagastusan, ano ho, ninegosyo nito. In a matter of 2 weeks, makakaharvest na agad kayo ng kabuti. Ang bilis, mama, ang bilis. So, kung halimbawang... Palagay ko, ma'am, ang sikreto niyan pag nag-negosyo kayo ng kabuti, dapat malikhain kayo sa pagluluto ng kabuti. Oo. Sapagkat ngayon, usong-usong ngayon ng mga food delivery, ano ho, yung kabuti, pwedeng ilahok sa pansit yan eh. Diba, ma'am? Pwedeng ilagay sa pizza. Pwedeng ilagay sa may sabaw na lutuin, hindi ba, ma'am, niyan? Oo ka, Henry. Oo. Yung mga anak ko hindi nakain ng gulay. Pero nung pinakain ko ng mushroom burger, yung gawa din po sa kabuti. Umorder lang din po ako eh. May inorderan ako. Ay, hindi nila alam na kabuti pala yun. Akala talaga nila burger. Parang yung ano, ma'am, yun. Parang yung puso ng saging. Ako, marunong akong gumawa nun eh. Yung puso ng saging, nagagawa naming burger yun eh. Masarap yun. Masarap yun. Anyway, Ma'am Net, salamat ulit. At tayo muli magkarinigan sa susunod na Sabado. Once again, yung inyong mga e-learning, paki-announce ulit ninyo para po sa ating mga kababayan. Yes po. Meron po tayong available. Yung kanina, no, mushroom growing. Available po siya sa www.e-extension.gov.ph/e-learning. Meron po tayong 67 courses, no, iba-iba pong mga courses yan na available para po sa inyo, no, na gustong matuto tungkol sa agrikultura at ibang mga production practices. I-follow nyo din po ang ATI, Agricultural Training Institute, sa Facebook page po namin para po sa mga karagdagang mga announcements, kasi may mga webinars po kami na naka-line up, no, especially ngayong buwan ng Marso hanggang buwan ng Mayo. Aha, all right. Ma'am Net, kami po ay nagpapasalamat ulit sa inyo diyan sa ATI. Ingat po kayo at regards to all your staff. Salamat po ng marami sa inyo. Thank you po. Salamat ka, Henry. All right. Sumain niyo na ang palatuntunang Agri Ascenso. Si Ka Henry Uri po rin, nakasama natin si Ma'am Net Arceo, ang Chief of ATI Information Service Division. Goodbye. See you next Saturday.
Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Asenso. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH News Television, at live Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri-Asenso.